Well, NBA vlog muna tayo. So, yung laban ng Heat at saka Bucks. And then itong laban ng Lakers at Grizzlies. So, dun muna tayo sa Bucks at Heat, yung 1 versus 8. Well, typical na yan eh. Nangyayari na yan na yung 8 seed, tinatalo yung first seed. Especially nung 1999. At itong dito sa atin sa PBA, yung Ginebra, tinalo yung Mobilen, yung umiyak si Asi Taulaba, di ba? Dahil doon sa buzzer beater ni Valdavid. So, typical na yan. Tinatalo ng 8 seed yung first seed. Pero recently lang yan, mga 24 years ago lang yan. Kasi usually, kapag first seed ka, eh, dominante mo yung 8 seed sa kahit na anong series. Pero ngayon, eh, hindi na. Well, eh, ito yung isa sa typical example nito. At yung sinasabi nilang anak ni Michael Jordan sa ibang babae, aka Jimmy Butler, eh, nag-ala Jordan. Hindi pinayagan na matalo yung Miami Heat sa Bucks. Naglaro na si Giannis nun. So, natalo pa rin kahit na naglaro ng maganda naman ang nilaro ni Giannis, pero ang sinabi nga ni Charles Barkley, isa sa isa sa pinakamagandang performances na napanood niya. Aside from yung performance ng LeBron nung siya ay nasa Cleveland kalaban yung Detroit. Okay. 56 points si Jimmy Butler. So isa siya dun sa may highest scoring sa playoff history ng NBA. So, yun lang yun. Hindi porket, ngayon kasi, hindi porket nasa playoffs ka, eh gagamitin mo yung seeding. Minsan, baliktad ang nangyayari, minsan kung sino pa yung lower seed teams, yun pa lumalamang. So, ganun din yun. Lower seed yung Lakers, higher seed yung Grizzlies, yung 2 versus 7. Eh, yumabang kasi itong si, ano eh, si, yumabang itong players ng Memphis Grizzlies. And then, after the game, ayaw na magsalita. Itong unang nag-aangas na si Dillon Brooks, o ngayon, hindi na nagsasalita. Well, wala naman problema dahil magaling naman talaga itong si Dillon Brooks. Yun nga yung layo ko sinasabi eh. Magaling ka, yung galing mo ay pumasok sa utak mo, si LeBron James pa yung niyabangan mo. Hindi ko sabihin, LeBron had proven something which you cannot do for now. Kumbaga may napatunayan na si LeBron na hindi mo pa nagagawa. Diba? Kumbaga mas established na sa'yo si LeBron at mas maraming tao ang papaburan si LeBron kaysa sa'yo. Kasi hindi yung sinasabi niya, hindi niya nirerespeto unless umiscore si LeBron ng 40 over sa depensa niya. Well, hindi naman kailangan gawin ni LeBron yun. Because number one, it's not LeBron James. Okay? The mere fact na umiscore siya ng 20 points and 20 rebounds. So, he gets 40. Pero yung 40 na yun is hinati niya. Because ang sa kasi yon pagdating sa playoffs, tinitingnan din yung impact mo. Yun ang naging impact ni LeBron, yung 20 points and 20 rebounds. So, ano yung lesson dito sa Grizzlies at saka Lakers na playoff series? Pag nauna kasi yung yabang mo, yun yung minsan eh, di ba? Pag masyado tayong believe sa ating mga sarili, or masyado na tayong pamilyar, routine na yan, nakasanayan na yan. So, ibig sabihin, pag routine, gumagaling na tayo dyan. And then, you know, minsan nakakalimot tayong tumingin sa boundary. Kumbaga, we go over the line sometimes. Although, yun na nga yun, may ibang tao na binabaliwala yun, di ba? Yung respeto, okay?
sa kahit na sinong tao yan, matanda, kahit mas matanda sa'yo o mas bata sa'yo. Diba? Dahil kaibigan mo, tropa mo na nga eh. Kumbaga, familiar na sa'yo, so pwede mo nang lokohin. You know, yung ganun eh, Dylan Brooks, disrespected LeBron, go over the line. Kahit mas matanda si LeBron sa, yun na nga yun, mas matanda si LeBron sa kanya. At mas may napatunayan na si LeBron, so dapat rumispeto ka. Pero hindi nangyari yun eh. Ganyan din naman eh, di ba? Pag masyado na tayong familiar sa tao, na binabaliwala lang, kasi ang dahilan yung minsan is magkaibigan naman ngayon. Okay, akala ko okay lang tayo kasi magkaibigan tayo, nagbibiroan tayo, ganyan, di ba? Hindi nyo na nakikita minsan na yung boundary na nasasaktan din yung tao. Because nagbibiro kayo at his expense, yun eh. Hindi nyo na tinitingnan yun minsan eh. Ang sa inyo lang is, wala yan kasi magkaibigan lang. Bakit? Hindi ba pwedeng kahit kaibigan mo, hindi ba pwedeng hindi masaktan? Tangyon, nasaktan si LeBron. Kumbaga, nasaktan si LeBron dun sa mga sinabi ni Dylan Brooks. Nagalit itong si LeBron. So, anong ginawa sa kanya? Bumawi. Kumbaga, pinatulan siya. Di ba? Pinatulan ka ngayon ng mas matanda sa'yo kasi hindi ka nga pinapatulan eh. Pinatulan ka. Di ngayon, hindi ka makapagsalita. O yun niya, dinidisregard niya ng mga tao yun eh. Panagalit ka, sasabihin lang ng mga bilib sa sarili at mayabang. Okay lang yan. Okay lang kahit hindi ka patawa, kahit hindi mo sila patawarin o hindi mo tanggapin, magsusorry sila, pero kung hindi mo tanggapin, okay lang sa kanila yun. Yun na nga yun. Baliwala ka, dispensable ka. Minsan ganyan yung tao eh. Pero except dito kay Dylan Brooks. Kasi yun na yun eh. After nun, hindi na siya nagsalita. So, lesson learned. Eh, may mga tao kasi hindi natututo nung leksyon sa buhay nila dahil, you know, they set on what they believe, on what they think is right for themselves. Minsan sa sobrang talino mo na, nakakalimutan mo na yung ugali. Di ba? Kumbaga, magsosorry ka lang, politically correct, magsorry ka, pero nasa loob mo ba? Di ba? So, yun, yung nakikita natin sa playoffs ngayon, is lesson din. May moral lesson ka rin na makukuha. Bottom line is, huwag kang ngampante. Ngayon, kung dispense, kasi lahat ng bagay, pwedeng mawala, or sa laro, pwede kang matalo, at yung mga kaibigan mo, pwedeng mawala. Well, 'di ba? Kaya nga dispensable eh. Kung baliwala lang sa iyo yung talo o baliwala lang sa iyo yung taong mawawala sa iyo. Nasa iyo na 'yon. 'Di ba? Pero sa huli mo lang malalaman na 'yun ang kagaya ng sinabi ko kay si Dylan Brooks. Sa huli lang nalaman na mali pala yung ginawa niya. Eh buti pa 'to si Dylan Brooks kahit mayabang, tinablan. Eh may mga tao kasing hindi tinatablan eh. Okay lang sa kanila 'yan. Kasi marami pa naman dyan. So, yun lang po.